pagsubok. Gaya ng isang rosas na ang tangkay ay maraming mga titik. Nakakasugat, nakakasakit. At kagaya ng rosas na hindi madaling pitasin, ang pag-ibig ganun din. Mahirap panindigan, mahirap ipaglaban. Katulad ng ating kwento sa gabing ito. Naku, Mare, kung hindi lang ako kasali sa kasalan, mapagkakamalan kong ikaw yung kinasal. Buti ka pa, hanggang ngayon nakakatanggap pa rin ng bulaklak. Ang swerte mo naman kay Lando. Uy, akala niyo lang yon. Ang totoo, ako ang maswerte dahil meron akong isang friend sa buhay ko. Kung ganun, edi bilis-bilisan mo na. Malay niyo, kayo na ang sumunod. O siya, sige, mauna na muna kami sa reception. Sige, susunod na kami. Ewan ko ba sa'yo kung anong nakain mo at may pabulabulaklak ka pa dyan. Ay! Pakya! Mama, okay lang kayo? Eto, oh. Ay na, Franz. Ikaw talaga, tinatanong mo pa ako kung bakit kita binibigyan ng bulaklak. Hindi mo ba alam, Franz, ang daming kahanga-hanga sa'yo. Kanina nga, sa loob ng simbahan, sabi ko sa sarili ko, kaya mo si Franzo, hindi pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin akong nai-inlove sa'yo. Naku, ay kaarawan ko ba ngayon? Hindi naman ah. Anibersaryo ba natin? O baka naman may taning na buhay mo. Okay ka lang? Ang dami mong sinasabi, tayo na nga. Hindi talaga. Okay ka lang ba, Orlando Santos, ha? Alam mo kasi, noon, kinausap ko si Lord. Sabi ko sa kanya, Lord, kailan ba darating ang para sa akin? Hindi niya ako sinagot. Nasa 20s pa lang ako noon. Ngayong umabot ako sa edad na to, saka naman kita nakilala. Tapos? Eh kung pakakasalan mo ko, di sulit lang mahabang panahon ng pagiging binata ko. Franz, pakasal na tayo. May problema ba? Naisip ko lang kasi ang mga bata. Franz, 5 years na tayo. At umabot ako sa edad na to nang walang ibang babaeng minamahal kundi ikaw. At hindi ko pinagsisisihan yon, alam mo? At kung meron man akong pagsisisihan ngayon, eh yun ang hindi na makikilala ng magiging asawa ko ang nanay ko. Franz, pakasal na tayo. Hindi kaya masyado na tayong matanda para magpakasal pa? Bakit? Kinahihiya mo ba ako? Hindi. Hindi naman sa ganon. Eh, parang nahihiya ka eh. Hindi. Francisca! Aba, nakakahiya. Oh, huwag ka sumigaw. Nasa simbahan tayo. Francisca Trillo, mahal na mahal kita. Pwede ba pakasalan mo na ako? Oo, Orlando Santos. Pumapayag na akong maging Mrs. Santos. Ano ba yun? Atin ba yun? Kanina pa taon ng tahol. Ay, nainumin namin ni Bunso kanina kasi naawa kami, ang payat-payat oh. Parang wala nag-aalaga. Hindi nila namin dito. Hi! Oh! Andito na namin na! Kuya! Kuya! Dito na! Ay, sila daw. Diyan na! Diba? Kuya! Ano? Gwapo ka naman ba? Bago, gupit ko! Nay, nay! Welcome home! Sa kayo. Akala ko, hindi ka na makakarating. Ako, pwede ba yung nay? Siyempre, samantala na natin bago kumakain sa malayong lugar. Sige. Kain na tayo! Sige na! Oo, kakain na tayo! At niluto ko ang lahat ng paborito nyo. Sige na! Oy, bawal sumubo. Bakit? May announcement daw si Inay. Bawal sumubo? Ah, bawal sumubo. Nay, o eh, total, mas excited kayo sa akin, sasabihin ko na.
tinipon ko kayong lahat dito dahil bukod sa, syempre, namimiss ko kayo. Gusto kong ipaalam sa inyo na kami ng Tito Lando nyo ay magpapakasal na. Bakit ganyan kayo makatitig? Kasi, Nay, matagal na ho kayong biyuda. Dapat matagal na kayo nagpakasal kay Tito Lando. Nay, ang tagal ko na kong pinagdarasal yan. Praise God! Sa wakas, Nay, makapag-asawa ni mga kapatid ko. Bakit? Kasi natin muna kayo. Ah, uy, 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 medyo kumitin ka, Nay! Ayan o! Ayan dito! Nang nawala ang asawa kong si Tomas, mag-isa kong itinaguyod ang aming mga anak. Ngayon na natupad na ang pangarap ko sa kanila, ang sabi nila, ako naman daw, dumating si Lando sa buhay ko. At muli niyang pinaranas sa akin ang pakiramdam na ang pinapahalagahan at minamahal. Oh, ayan! Ang gwapo na ng future husband ko. Dati na naman eh, di ba? Ano? Ano bang dati? Naaalala mo ba nung una tayong magkakilala? Eh, yung buhok mo hindi ko maintindihan. Parang baon ng nyog. Huh? Oh, sige, sige, sige. Pero aminin mo, magmula nun, ako na ang naging pinakamasugid mong customer at ako ang nagdala ng swerte sa parlor na to. Oo na. Alam mo ba, nung namatay si Tomas, itong parlor na to ang bumuhay sa amin ng mga anak ko. Ngayon, ikaw naman ang bumabuhay sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung mawala ka sa akin. Pupunta ako sa Amerika. Huwag kang magbiro ng ganyan, Lando. Hindi nakakatuwa. Mag-iipon lang ako, Franz. Kasi, kung ano man yung meron ako ngayon, hindi sapat yun para sa lahat ng mga pangarap ko at pangako sa'yo. Hindi mo mang kailangan gawin yun eh. Kailangan, Franz. Kailangan. At gusto kong gawin yun sa'yo. Buong buhay mo, lagi ka na lang nagsisilbi sa nasira mong asawa, sa mga anak mo, sa mga customer mo. Hayaan mo naman pagsilbihan ka. Hayaan mong pagsilbihan kita, Franz. Gusto kong ibigay sa'yo ang isang magandang buhay. Yun ang bagay sa'yo. Yun ang para sa'yo. Lahat ng maganda. Tingnan mo nga ako. Sa tingin mo ba, hindi ako babalik? Kapag ang mahal mo ay umalis at hindi bumalik, ibig sabihin, hindi siya para sa'yo. Pero kapag bumalik siya, kailangan mahalin mo siya habang buhay. Babalik ka kagad, ha? Oo, babalik ako para papasalan ka at magsasama tayo habang buhay. Ha? Akala ko, kapag ang isang masakit na bagay ay pinagdaanan mo na, madali na lang ang susunod. Pero mahirap rin pala kahit sa ikalawang pagkakataon. Kailanman ay hindi magiging madali ang isang pamamaalam. Ate? Ate?
May lalaki ho naghahanap sa inyo sa labas. Tomas po ang pangalan. Sinong Tomas yun? Asawa niyo daw po. Paalisin mo siya, hindi ko siya kilala. Hindi siya ang asawa ko. Matagal nang patay ang asawa ko. Sige na, upo. Ate, eh ayaw ko umalis ng pulubi eh. Gusto daw po kayong makausap. Patay ka na, hindi ba? Patay ka na! Ang kapal ng mukha mo. Pinaniwala mo ako at ang mga anak mo na patay ka na. Kaya huwag ka na umasa, may pamilya ka bang babalikan! Magsisikap ako. Anang araw, may titira rin kita at ang magiging anak natin sa sarili nating bahay. Pero sa ngayon, pagpasensya mo muna yung nakayanap ko, ha? Tomas, nakalimutan mo na ba yung sumpaan natin kanina? Magkaisa ng damdamin natin at kalooban. Sa kahirapan man, o sa kaginhawaan. Sa kalusugan o sa kahirapan. Sa araw-araw ng ating buhay. Salamat. Alam mo, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na sakain ka na. Sa'yo na ako, Tomas. Mahal na mahal kita. Magtubig muna kayo para hindi kayo magutom. Sige, inom. Sige, inom lang kayo, ah. Malapit na dumating tatay niyo. Oh, mga anak! Oh! Bakit ka nagpaulan? Magkakasakit! Hindi, kaya mo na. Mga anak ko, may dala akong pansit sa inyo. Alam ko, gutom na kayo eh. Oh, Joel, Jerry, maganda na kayo. Dali na. Kanina pa sila nagre-reklamo. Bakit wala tayong kuryente? Tulong tayo kanina. Dalian nyo, anak ko. Habang mainit. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Alam mo, hindi ko to kakayaan eh. Mag-isa kung wala ka. Basta nandiyan ka, kakayanin ko. Tinanggap ko na nga pala yung trabaho sa Indonesia. Tomas? Alam po, mahirap. Pero kakayanin ko, alang-alang sa mga bata at sa'yo.
ka. Mag-alala, pagdating ng pagdating ko doon, tatawag ako sa'yo agad. At buwan-buwan ako mapapadala sa'yo ng pera. Hindi ko babayaan yung sarili mo. Nakikita ka ng mga bata, oh. Mas lalo sila mahirap ako, pati ikaw ganyan. Ayun. Jerry! Joel! Alagaan niyo mga kapatid niyo. Pare, alis na tayo. Tara na. Sige na, mahuli na ako. Pare! Pwede na rin natin siyang iwan, Nay. Okay na raw siya. Tara na, Nay. Nay. Tara na. Risa. Romeo. Tara na. Kailangan natin siyang alagaan. Bakit pa, Nay? Di ba iniwan niya na tayo? Tsaka, Nay, baka nakakalimutan niyo naman na lahat ng mga pinagdaanan natin dati. Habang kinalimutan niya tayo, meron pala siyang mag-iinang naiwan na halos mamatay na sa sakit tsaka sa gutom. Pero ama niyo pa rin siya. Nay, matagal na kaming walang ama. Matagal na siyang patay. Pero ngayon, alam niyong buhay siya. Bumalik siya. Nasa ospital, humihinga, pero nag-iisa. Kayo nga nag-uwi ng askal dito sa bahay. Ang ama niyo pa kaya? Kung hindi ninyo siya maaruga bilang isang ama, arugain niyo na lang siya bilang isang taong nangangailangan. Yun lang. Kahit yun lang. Kita mo yan? Lahat yan galing sa dugot pawis ng nanay. Jerry. Ni Katiting, wala kang kontribusyon sa mga yan. Wala. Nasaan pa na sina Joel at sina Nobilin?
Mabuti naman. At natatandaan mo pa rin ang mga pangalan nila. Si Joel, sundalo na. Si Novelin naman. Madre. Lahat sila nakatapos. Maliban lang kay Jerry. Dahil si Jerry naging katuwang ko sa lahat. Hanga-hanga ako sa'yo. Pinalaki yung mga bata. Binigyan mo sila ng magandang buhay. Patawarin mo ako. Dalawang pung taon. Kadali mo naman sabihin sa akin, patawarin kita. Hindi mo alam kung anong klaseng hirap ang dinanas namin ng mga anak mo. Halos mabaliw ako. Habang nakikita ko silang namumutla sa gutom. Namimilipit sa sakit. Pero alam mo kung anong mas masakit doon. Wala akong magawa. Dahil walang-wala ako noon. Wala ka! Ni isang sulat, ni isang salita, wala. Ano? Anong nangyayari sa'yo, Tomas? Akala ko kakayanin ko. Pero mahirap ang buhay doon. Kaya ako nag-asawa ng iba. Kaya, kasi inisip ko, matutulungan niya ako. Matutulungan niya tayo. Kaya lang nagkasakit ako ng appendicitis, tapos iniwan niya ako. Nawalan ako ng mukhang iyaharap sa inyo. Kaya sinabi ko sa mga kasamaan ko, ipamalita na lang na patay na ako. Kaya, pagdating ko sa Pilipinas, kinindigan ko na lang kung anong alam nyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Hindi ko alam kung paano ako magluluksa. Kung dahil ba sa pagkamatay mo o dahil sa pagtataksil mo. Naging mahina ako. Ganun naman talaga. Kahit noon pa, ako mas mahina kaysa sa'yo, di ba? Patawarin mo. Patawarin mo ako. Mabuti pa rin nalaman kong namatay ka! Kahit pa paano may balita kami sa'yo. Kahit pa paano alam ko, hindi ko na kailangan umasa pa sa'yo. Pero ngayon, ngayon na buhay ka. Patawarin ako ng Diyos, pero sana mamatay ka na! Francis, andito. Andito na ako. Bakit nga? Bakit pa? Gusto ko, bago ako mawala sa mundo, makahingi ako ng tawad sa lahat. Nahihiya ako. Langat alam kong meron ko ng iba. Hindi na kailangan gawin yan. Buha niya nga maganap ng sarili niyang pagkain dati. Hello.
Hello? You have a long-distance call from California. Sandali lang ho. Nay. Hello? Fran, sorry ha. Ngayon ako nakatawag ulit. Takas lang kung tawag ko kasi sobrang stricto yung boss ko. O, kumusta kayo dyan? Okay naman. Ay, mabuti naman. Alam mo, next time ayusin mo na nga yung passport mo para naman makarating ka dito. Kahit bakasyon lang. Sige na, dito na yung boss ko eh. Tatawag na lang ako ulit. Bye. Ano pong plano nyo? Hindi ko alam, Mosca. Naguguluhan din ako eh. Mas gugustuhin ko pa na isa siyang multo na bigla na lang susulpot. Kaso buhay siya. Parang gusto ko siyang ipagtabo yan, pero may nagsasabi sa sarili ko na mali yun. Na dapat tanggapin ko siya sa bahay at sa buhay at buhay naming mag-iina. Kaya lang, Franz! Franz! Pa! Ang dami kong makapasalubong sa'yo, oh! Ito, para kay Mercy. Ito naman kay Narisa. Naku, alam mo, akala ko hindi ko aabot dito. Ang traffic, eh, oh! Bakit kanina ka pa walang imik? Masama lang yung pakiramdam ko. Masyado mo kasing pinapagod ang sarili mo, eh. Bakit? Bakit parang hindi ka masayang nandito ako? Hindi. Kahit sa telepono, ramdam na ramdam ko. Bakit, Franz? Buhay si Tomas. Nagbalik siya. Wala na siyang karapatan sa inyo. Sa mata ng tao, sa batas, patay na siya. Yung ba wala siyang kwentang ama? Wala siyang kwentang asawa? Hindi ka makakibo. Mahal mo pa ba siya? Hindi. Mahal mo ako? Oo. Ay, ba't ka naguguluhan? Dahil asawa ko siya. Kahit anumang anggulo mo tignan, may pananagutan ako sa kanya. Lintik na pananagutan niya, no? Kakausapin ko siya. Lando, huwag mo gawin yan. Bakit? Dahil ayoko ng gulo. O mahal mo pa rin siya? Maliliit pa kami nung umalis ka. Eh, wala na nga rin po akong maalala tungkol sa inyo nun eh. Pero sila kuya, nagkukwento. Kaya lang tumigil na rin sila. Naintindihan ko naman kung masama ang loob ninyo sa akin. Tanggap ko yun. Bumalik ako para makahingi ng tawad sa inyo. Pero tayo, hindi naman po kami galit sa inyo. Si nanay nga, natanggap kayo eh. Kami pa kaya. Pag magaling ka na, pwede ka na umalis.
Ako na. Hello? Hello, Ma'am Franz. Kasi po, kanina po naghihintay si Lando dito. Hinahanap po kayo. Papuntayin ko na po ba dyan? Ah, hindi, wag. Sabihin mo may importanteng lakad. Sige po. Eh, paano naman... Bahala ka na. O, sige na. Franz! Franz! Franz, ano to, ha? Ba't nilalayuan mo ako? Ha? Lando, nakainom ka ba? Eh, bumalik lang yung patay mong asawa, nilalayuan mo na ako, eh. Bakit? Sino bang laging nasa tabi mo, ha? Sino ang laging karamay mo? Hindi ba't ako? Eh, mas naalagaan ko pa nga yung mga anak mo kaysa dyan sa gagong yan, eh! Ano? Tama na lang. Hindi ba ikaw rin ang nagsabi sa akin noon na kapag umalis ang taong mahal mo at hindi na bumalik, hindi siya talaga para sa'yo. Pero pag bumalik siya, dapat mo siyang mahalin ng hapong buhay. Franz, pero ako yun. Ako ang nagbalik. Ako ang mamahalin mo hapang habang buhay. At ako naman ang magmamahal sa'yo ng habang buhay. Franz. Franz, hindi mo magpapakasal tayo. Franz, parang amam na. Mahal na mahal kita. Franz, mahal na mahal kita. Franz, Franz. Franz, ha? Buhay niyo. Gusto ko lang naman eh makahingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo. Hindi ko sinasadyang umabot sa ganito na. Matagal na kitang napatawad. Hindi ko alam. Pero alam ko sa puso ko, napatawad na kita. Pero noon ay gustong-gusto kong magkalit sa'yo. Gustong-gusto kitang saktan. Pero hindi na yan ang nararamdaman ko ngayon.
Siguro, yun ay dahil hanggang ngayon, pinanghahawakan ko pa rin ang mga pangako mo. Ang mga sumpaan natin. Noong nawala ka, doon ako nabuhay. Pero, ngayon na nagbalik ka. Oo. Kinugulo mo na naman ang lahat. Sinisira mo. Sinisira mo lahat. Kahit ilang beso akong humingi ng tawad sa'yo, alam ko hindi yung sapat. Kaya, maalis din ako. Aalis na lang ako. Maraming salamat. Maraming salamat. Hindi mo tuloy ang sinara ang puso mo. Kahit sa kasalanang mahirap isipin na kayang tumbasan ng pagpapatawad. Bukas na ang huling araw ng tatay niyo. Alam kong mahirap, pero sana matutunan ninyong magpatawad. Franz, alam pong nandiyan ka. Alam pong nakikinig ka. Sana pakinggan mo rin ang sinasabi ng puso mo, Franz. Maliit ka pa. Pilit mong sinusuot yung mga damit ko kahit ang laki-laki. Gusto mo lumaki ka agad. Jerry.
ang subaybayan na paglaki mo. Percy. Ibenta ko na ang lupang ito, Franz. Pero mahalaga sa'yo ang lupang ito. Franz, ikaw lang ang mahalaga para sa akin. Oo nga. Maitatayo ko dyan ang dream house ko. Pero alam ang pangarap kong bahay. Yung isang bahay na pag inuwian ko, may madadatnan akong asawa at ikaw yun, Franz. Eh, ano ba ang silbi ng lahat ng ito ngayon? Magpapaalala lang yan ng mga pangarap kong hindi na matutupad. Isang pag-ibig na hindi masusuklian. Patawarin mo ko, Lando. Franz, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Ticket. Bukas ang flight. Franz, magsimula tayo muli. Pero hindi dito. Hindi sa lugar na magpapaalala sa'yo ng mga matatamis at masasakit na bagay. Magsama tayo, Franz. Magpakalayo tayo. Parang awa mo na. Parang awa mo na, Franz. Hindi ko alam, Lando. Hindi ko alam. Nga lang, butas-butas na si Kuya. Ito po yung dalawa kayo ni Nanay. Franz, alis na ako bukas. Maraming salamat. Huwag niyo akong isipin. Ako bahala sa sarili ko. Masaya na ako na napatawad niyo ako. At ang mahalaga, masaya ang nanay niyo. Thank you.
Alagaan niyo sarili niyo, ha? Lalo na nanay niyo. Wala si nanay sa kwarto. Asan siya? Iniwan niya to para sa atin. Sa pagkakataong ito, inaamin kong magiging makasarili ako. Pero panatag ang loob ko na ihabilin kayo sa taong alam kong mahal niyo at alam kong mahal din kayo. Ngayon ang panahon para bawiin ang mga panahong inagaw sa atin ng ating mga kahinaan. Salamat. Dahil hindi ninyo hinayaang isara ng galit ang puso ninyo para sa inyong ama, pinaniwala niyo din akong naging mabuti akong ina sa inyo sa paraang alam ko. Mahal na mahal ko kayo. Akala ko hindi ka na darating eh. Salamat at ako ang pinili mo. Maraming salamat. Tara na. Patawarin mo ko, Lando. Mahal kita. Pero para sa akin, ang pagmamahal ay hindi yung ginagawa mo lang kung anong gusto mo o kung anong nagpapaligaya sa'yo. Minsan, dapat ay gawin mo kung anong tama. Kung talagang mahal mo ako, hayaan mo gawin ko kung anong tama. Alam mo ba kung ano ang pinakatamang desisyon na nagawa ko sa buhay ko, Franz? Yun. Alin at panindigan ka. Pero sige. Napalaya na kita. Hindi dahil gusto kong gawin mo kung anong tama, ha? Pinapalaya kita. Dahil mahal na mahal kita, Francis. Tomas? Franz! Nagbalik ako. Para sa mga anak natin. At para sa'yo.
Andito na nanay niyo! Nay! 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 Alam kung anong magandang nagawa ko para mabigyan pa nitong pangalawang pagkakataon. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Lalo na sa iyo, Franz. Pero, maraming salamat. Hindi na ako mangangako pa. Gagawin ko na lang ang dapat kong gawin. Mga sugat sa puso na kayang hilumin ng panahon. Lalo pat, ang pinakamabisang gamot dito ay ang wagas na pag-ibig. Pag-ibig na minsay minsay na ipagwawalang bahala o minsay natatabunan ng isa pang pag-ibig. Pero darating ang pagkakataong ito'y muling uusbong at hindi na mawawala sa habang panahon. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.